How to buy Axie sa labas ng Axie Marketplace. Welcome mga ka-hustler! Welcome to our YouTube channel sa Axie Hustler PH, kung saan magbibigay kami ng latest updates, information, tips, and tricks sa larong Axie Infinity, at we will also share more information about latest and hottest potential NFT games and other play-to-earn opportunities. But before, please click the subscribe button and also like and share this video and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest issue. Pwede rin kayong mag-suggest ng topic doon sa comment section below. Kaya, tara! Simulan na natin kumita! How to buy Axie sa labas ng Axie Marketplace. Second way and the most dangerous way to buy Axie is through buying other player. But this is also the most convenient way to acquire Axie kasi wala ka nang masyadong technical things na aasikasuhin. Pero take note lang dun sa sinabi ko kanina. Ito po yung pinakadelikado na way para bumili ka ng Axie dahil na dun sa mga naglilitawang mga scammers. Pero don't worry, ngayon is tuturuan namin kayo how to buy Axie sa mga player din or sa mga online seller sa labas ng Axie Marketplace. First is dapat gumawa ka ng sarili mong Runin account at MetaMask account pati na yung Binance account para na yan sa future purposes na rin. Kailangan mo yung mga account na yan para sa mga susunod na transaction mo. So pag meron ka ng Runin account, ilogin mo yun sa Axie Infinity na page, then makikita mo po dun sa may account yung Runin address mo. Yan lang po yung need mong ibigay para mabigyan ka ng Axie nung pagbibilhan mo. Also, take note po na baka sabihin nila na ganito, sila na lang daw yung gagawa ng Runin account tapos ibibigay nilang nila sa inyo. Huwag nyo pong tanggapin, gumawa po kayo ng sarili nyong Runin account. Kasi pag once na sila yung gumawa ng Runin account para sa inyo, malalaman nila yung seed price, in the end of the day, pwede ka nilang talunin. So, kunwari, gumawa ka na ng Runin account mo. So, meron ka ng own Runin, dapat walang makaalam nung seed price mo. Then, yung kailangan niya lang hingin sa'yo para mag-give yung Axie papunta sa'yo is yung Runin address mo lang. Yun lang yung dapat mong ibigay. Pag hiningi niya yung seed price account mo, yung seed price mo, huwag ka nang bumili sa kanya. Sureball na scammer yan kasi dapat hindi yung seed price yung hinihingi. Dapat yung Runin address lang. Then, ano nga ba yung seed price nitong Runin account? Makikita mo yan sa pag gumawa ka ng Runin account mo. Kailangan mo yung isave through online and pwede mo rin isulat na dapat hindi mo mawawala kasi yan yung pinaka-password in email ng Runin account mo pati na rin yung MetaMask na seed price. Kailangan mo yung isave para hindi mawala yung account mo pag nag-reset ka ng pag na-reset kunwari yung cellphone or yung computer mo. So balik tayo sa Runin address mo. Send mo yan doon sa pagbibilhan mo ng Axie. And make sure bago mo i-send sa kanya ha, i-double check mo muna yung Runin address mo. Yung first 3 characters at yung last 3 characters ay dapat sakto. Kasi may mga instances na ganito. Baka pag copy-paste mo, nakakulangan ng isang letter. Siyempre, mali yung na-address. So, isi-send niya lang doon kasi yun naman yung binigay mong address eh. Eh mali nga yun, so hindi papasok sa Runin account mo yung Axie na na-gift niya. Wala siyang kasalanan dyan kasi kinopy-paste niya lang din yung binigay mong address sa kanya. Kaya make sure na tama yung Runin address mo na ibibigay sa kanya para pumasok yung Axie. Second is, profile check mo yung nagbebenta ng Axie sa'yo through Facebook. Check mo yung mga kung public yung photos niya, kung marami siyang old photos na na-upload, and yung mga upload niya is may mga comment, share, like, para legit na yung Facebook account niya. So, pag old na yung Facebook account, marami ng picture, may mga picture ng pamilya na, nagko-comment yung mga pamilya, friends niya doon sa mga post niya. So plus points yan para ma-legit yung seller. Yan yung mga dapat mong tignan para malaman mo ito. And also, dapat nga, di ba, magko-comment yung mga pamilya niya and friends doon sa mga post niya. I-background check mo din yung mga nagko-comment sa mga post niya para makita mo kung legit nga din ba yun. Kasi yung ibang mga scammer is medyo matalino na. Gagawa din sila ng mga fake account, ipagko-comment din nila doon sa mga fake account din nila. So, better to check nyo lahat na makikita nyo yung mga tao doon kung legit ba. And para sure ka na rin na hindi dummy account yun pinagtatansakan mo. And kung pwedeng through meetup na lang yung bentahan nyo is
pwedeng-pwede yan. And kung malayo siya, mag-ask ka na lang ng video call and i-check mo kung parehas yung mukha niya sa profile picture at yung mukha niya dun sa video call nyo. And make sure na wala siyang face mask and sabihin mo na lang na hihingi ka, mag-i-screenshot ka ng picture dun sa video call niya para hindi siya ma-offend. Sabihin mo na lang na for safety purposes na lang din yun. Kasi kung legit siya, hindi siya matatakot na i-screenshot mo yung video call nyo. Third is kung legit seller siya, magva-vouch yung mga old customer niya. So, hihingi ka ng vouch para sa mga old customer niya, ibibigyan niya yung mga screenshot ng old transactions nila, yung mga pinag-usapan nila, yung pag-send ng Axie. So, kung gusto mo, i-background check mo na rin yung mga customer kung legit nga din ba yun na Facebook account. Then, pwede mong i-chat kung gusto mo. Tapos, ganito. Meron kaming page, Facebook page, Axie Hustler PH. Nagbebenta din po kami ng Axie sa Facebook. You can check us din po. Lahat po ng sasabihin ko dito is ginagawa po namin. Kung hihingi ka ng video call, sige, we can give you a video call. We can talk to you via video call. Kung hihingi ka ng mga vouch or screenshot ng mga old transactions namin, pwede din naming ibigay yan. So, kung page nga yung pagbibilhan mo, dapat meron silang ganito. Malaking followers, maraming nagla-like sa page nila, at yung community nila is medyo maraming nagko-comment sa post nila, maraming nag-share, and palagi sila nag-upload, consistent. Yung Facebook page po namin is currently have 10,000 followers. So, plus legitness na din po yan kasi sa dami nga ng followers na nag-follow sa amin. Kasi, di ba, hindi naman siguro i-follow na mga tao kung scam yung page. Then, magre-reklamo na din yung mga ibang tao doon. Magko-comment sila sa mga post na, uy, huwag kayong maniwala dyan, fake yan na page, scammer yan na page. So, better check mo yung mga post nila kung may mga ganong sabi-sabi. And check mo din yung mga old photos nila, yung mga pinag-send nila na mga screenshot, yung mga tao na bumili daw sa kanila. I-check mo kung sino yun and itanong mo kung saan nga sila nakabili. I invite you na lang no, na i-check nyo yung Axie Hustler PH na Facebook page sa namin para makita nyo kung gaano ka-legit and ano yung mga basehan sa legit na Facebook page ng Axie Selling. Fourth is humingi ka ng valid ID niya and picture while hawak niya yung valid ID niya. And suggest ko na hingin mo to, gawin mo to pag nagvi-video call na kayo. Sabihin mo kunwari, sir, pwede ba akong makahingi ng valid ID mo and yung hawak-hawak mo yung valid ID mo, i-screenshot ko lang para sure for my own safety na rin din po ito. So kung legit siya na buyer, ay legit siya na seller, gagawin niya yun kasi wala namang mawawala sa kanya. So ipapakita niya yung valid ID niya, i-screenshot mo while nagvi-video call kayo. Bakit while nagvi-video call kayo? Kasi may possibilities po na ganito. Binigay niya yon via messenger, sinend niya lang. So may valid ID nga, may picture nga din na hawak yung kamay. Paano pag hindi siya yung tao na yun? Kunwari, ninakaw niya lang yung Facebook kasi dati niya yung na-scam, nagbigay din yun yung na-scam niya ng valid ID at picture. So bali, ang akala mo nakatransact mo is yung na-scam niya dati. So yung hahabulin mo na ngayon is yung na-scam niya, hindi na natin alam. Kung sino siya. So better ask valid ID while nagvi-video call kayo. So kunwari, hiningan ka rin ng buyer ng valid ID, tapos valid ID na hawak mo. Yes, may karapatan din siyang humingi nun kasi nangihingi ka rin nun. So ang advice ko is ipakita mo din doon sa video call. Kasi instances niyan, pag nag-screenshot siya while yung video call, kung gagamitin niya yung sa pang-scam, pag-screenshot niya is mapipixelated kasi nga sa video nga yun, nakabase. So kasi pag sinend mo yung sa messenger, hindi nakagalaw, clear na clear yung picture, possible niyang gamitin yung account mo, yung pangalan mo, para sa pang-i-scam. So ibigay mo lang yung valid ID mo, ipakita mo lang pala yung valid ID mo through video call. Para mas legit na rin kasi, nahawak-hawak mo, gumagalaw ka, para alam nilang hindi ka bot. At hindi ka rin nagtatry na mang-scam. Fourth is dapat nagkakaintindihan kayo about sa Axie and yung presyo at yung rules. So kunwari, alam mo yung magkano yung price ng Axie na binibenta niya and ano mga kailangan mong isend, yung runin address mo, and i-take note mo yung Axie na nag-gift sa'yo is bawal mong laruin within 24 hours sa pag-receive mo while nag-gift niya. So kunwari natanggap mo to ng mga 7 a.m. ngayong araw. So bukas mo palalaroin yon ng 7 a.m. din para hindi ka maban as energy abuser. And also take note, once na nakabayad ka, kailangan niya nang i-gift yung Axie agad. Kasi
pag hindi niya nag-give agad, parang kahinahinala na rin yun, no? So, bigyan mo lang siya ng mga 30 minutes para ma-send niya yung mga Axie sa'yo. So, once na na-send niya yung Axie sa'yo, huwag kang maniwala dun sa screenshot. Dapat makita mo mismo dun sa Runin account mo yung mga Axie na naka-display. Pero huwag mo munang laruin. Dapat makikita mo yan, pero huwag mo munang laruin. Maghintay ka lang ng 24 hours. So, eto pa. Kunwari, yung seller is gusto niya payment first ka. Depende na yan sa pakikipag-usap niyo kung magpe-payment first ka o siya una magbibigay ng Axie. Hindi mo siya mapipilit, hindi kanya din mapipilit. So, depende na lang sa inyo kung nagkakaintindihan kayo o kung may trust ka na talaga sa kanya dahil ginagawa mo lahat ng suggest ko dito. And if meet up naman kayo, ibigay mo lang yung Runin address mo sa kanya. Yun lang dapat yung hingin niya. And mas advisable na doon kaysa public mag-transact. And may kasama kayong dalawa para safe at witness na rin sa naging transaction nyo. In kaso na magkaano-ano pa yan. Huwag kang pupunta sa bahay niya and huwag mo rin siyang ipapapunta sa bahay nyo. Ito is advice ko lang, kayong bahala kung susundin nyo to. For safety purposes na din kasi ito, kasi once na nasa bahay ka ng ibang tao, is siya yung may hawak sa'yo. Unless naman kung may tiwala ka sa kanya. Yung mas prefer ko na sa public places na lang kayo mag-transact at umaga lang kayo mag-meet up. So, pag nagawa mo itong lahat ng sinabi ko, is liliit na lang yung chance na may scam ka. Ito po yung mga safe guidelines na dapat mong gawin if bibili ka ng Axie sa ibang tao. Laging tandaan, nasa sa iyo yung huling decision kung ibibilihin mo na yung Axie, kung payment first, sige, magbayad ka na kung alam mo namang hindi ka niya i-scam. Pero kung feel mo, may feel ka na something, siguro, i-make sure mo na lang lahat ng background check mo, isakto, mag-vouch. Kung nagdududa ka talaga, i-meet up mo na lang. And kung hindi mo talaga kayang mag-meet up, siguro, bumili ka na lang ng Axie sa marketplace mismo ng Axie. So kung gusto mo ng tutorial how to buy Axie sa marketplace, is comment down below para tuturuan namin kayo. So dyan nagtatapos yung video natin ngayon. Sana nagustuhan nyo and please like and subscribe our YouTube channel and also comment down below kung anong gusto nyo yung topic. And shoutout nga pala sa may idea na topic na to kay Beast Gaming. Solid yung idea mo, Lord. Salamat.